Ganun ba? Binayaran mo na yung compromise penalty, naglabas ka na ng 18,000 pesos. Pero nung binalidate mo, yung open cases mo ay open pa rin. Pag-usapan natin yan, mga minamahal kong ka-taxpayer, bakit sa kabila ng inyong pagbabayad ng compromise penalty, yung open cases nyo ay open pa rin. Maliwanag po rito, may dalawang klase ng liability pag meron kang open case. Number one liability mo, yung tinatawag nating civil, at yung pangalawa, yung tinatawag nating criminal. Okay, liwanagin natin yan. So, dalawa ka agad yung iyong obligation. Civil, ibig sabihin, duty to perform. So, hindi mawawala yung duty na yon kung hindi mo siya i-perform. And number two, criminal. Ha? Dahil hindi mo pinerform on time o timely yung iyong open cases, ay mayroong kang pagkakataon na mamasyal at manatili sa isang kulungan. Yun yung sinasabi. So, pag-usapan natin yan. Sabi sa ating batas, mga ka-taxpayer kong minamahal, paano ko, sir, malalaman kung may open case or cases ako? Napakaganda ng suggestion ng anak ko. Dapat yung open cases is pwedeng makita ng kahit sinong tao. Taxpayer man na siya ang involved. Halimbawa, ang involved si Mr. A. O, pwede niya makita anytime sa BIR website na meron siyang open case. So, pwede siyang mag-act immediately. Or, yung mga ibang taxpayer na interesado kay Mr. A. Kasi si Mr. A ay nagpepresenta na maging partner sa business. For example, gahanap ako ng mga business partner, si Mr. A nag-a-apply sa akin, che-check ko ngayon sa website ng BIR kung outstanding taxpayer ba si Mr. A. So, malalaman ko, sasabihin ng BIR website, hindi naman niya ipapakita, si Mr. A ay mayroong 115 open cases. Maganda yon. So, ngayon, ako mismo, ang magpupush kay Mr. A, bago tayo mag-partner, ayusin mo muna yung open case mo. Napakaganda. Ha? So, may magiging katulong ngayon ang mga taga-BIR, yung mga opisyal ng BIR, para makakolekta ng buwis sa pamamagitan ng open cases. So, babalik ko ako doon sa sinasabi ko. Dalawa ho yung obligations na nakikreate pag meron kayong open case. So, yung una, hindi ho na, yung obligation na civil, ha, hindi ho mawawala yan eh. Kasi, sabi ng batas, meron kang obligation to file return, to submit return, at kung may babayaran ka, to pay the tax. At nakikreate lang ho yung criminal liability, nadadagdag, ibig sabihin, wala ka pang criminal liability kung walang failure. Eh kung may failure ka, nadadagdag yung criminal liability. So, dalawa na yung liability mo. Yung binayad mong penalty, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang tawag ho doon ay compromise settlement. Ito, papakita ko sa inyo yung RMO 7-2010. Dito po, binibigyan ka under section 255. Ayan, maliwanag ho yan, 255. Ang sabi dito, failure to make file, submit any return or supply correct information at the time required by law. So, or, may or yun. So, pag-uusapan muna natin yung first statement. Failure to file, make, submit any return. Ang maximum penalty po ay 25,000. So, pwede nyo i-check dito kung tama ho yung i-charge sa inyo ng revenue officer. So, bawat isang open case, katulad ho nitong ipakikita ko sa inyo, meron siyang 100, ayan, ang dami, open cases ho yan, nakikita nyo rito, o, ito yung mga return na hindi niya final, ayan, okay, ito yung mga dates ng return. 102, 102.
Or, ito po yung isang example, makakatanggap kayo ng letter sa BIR. Ito po yung sample ng letter. Meron siyang 115. So, dalawang, bago tayo magtuloy, dalawa pala yung way para malaman mo kung may open case or open cases ka. Number one, voluntary. Pupunta ka sa BIR, manghihingi ka ng listahan ng open case mo. Mamaya, bibigay ko sa inyo yung sample letter, papaano gumawa ng letter para makakuha ng open cases. Kasi dapat yan, ma'am, sir, laging in writing yung inyong paghingi ng open case nyo. Or number two, motu proprio, yung BIR mismo magpapadala sa iyo ng letter na ikaw ay may open case. Katulad ng itong pinakikita ko sa inyo, ito po ay initial reminder letter, isang sample ng BIR, at ito rin po ay isang sample ng BIR initial reminder letter, nasa RMO 18-2017. Pwede ho ninyo, nasa Annex E, pwede kayong mag-download sa BIR website. So, babalik ko ako sa 102. Sabi rito, may 100 sa 115. Pinadalang ka ng letter. Bawat isang tax return, one BIR form equals one count. Yun. So, kung 115 yan, the 115 counts. So, kung sabihin na lang natin na ang ini-impose ho sa inyo, eto, based dito, is 1,000 pesos. Yun na lang, pinakamababa, 1,000 pesos. Multiply mo 115 times 1,000 pesos, maglalabas ka na 115,000. O, yun ho yung babayaran nyo. Nagbayad na yung taxpayer. Ha? Ano yung binayarang 115? Para ba maklose? Para ba maklose yung open case? Hindi po. Pag nagbayad kayo ng compromise penalty, hindi mako-close yung open cases nyo. Hindi. Kasi, binayad nyo ho dyan, maliwanag ho yung batas natin, nagbayad ka ng open cases in lieu of criminal prosecution. Ibig sabihin ho ng in lieu of criminal prosecution, hindi na ho kakasuhan ng BIR yung taxpayer na mayroong open case or open cases. Ligtas na kayo ron. Pero meron hong time para ho kayo mag-close ng open case nyo. Ibig sabihin, yung mga BIR form na hindi nyo ipinail, ipa-file nyo pa rin para ma-close. Kasi pag yan ay tumakbo na naman ang ilang panahon, open pa rin yan. Susulatan kayo uli ng initial reminder notice ng BIR, di may open case kayo. Bibigyan na naman kayo ng penalty, another 115,000 or 102,000, katulad dong isa rito, 102 open cases. So, wag. So, anong recommendation mo, ka-taxpayer ETM? Magbayad kayo ng compromise penalty. Kung hindi nyo kaya, makipag-compromise pa kayo under Section 204, pwede pa ho yan na mababaan, and mag-file kayo ng return na hindi nyo na-file. So that lahat ng return nyo magko-close. So pag na-close na yun, ang pinag-uusapan na lang, kaya nyo ba magbayad o hindi? Kung hindi nyo kaya magbayad, di mag-compromise kayo sa mababa. Hindi lagay, ah. Hindi ako nag-re-recommend na maglagay po kayo. So yan po yung maitutulong ko sa inyo. At yung susunod kong video, again, sa open cases uli, ang topic naman natin, ayaw akong ipalipat nung revenue officer papunta doon sa bago kong RDO hanggang hindi ko binabayaran. Tama po ba siya? Ayun. Or gusto kong magpa-print ng aking resibo pero ayaw akong pa-print kahit may open case daw ako. Or ayaw akong pa-renew ng books of accounts kasi may open case ako. Tama po ba yung ginagawang practices ng mga revenue officer pagdating ho sa ibang bagay na hindi naman related sa open case? So, ito yung susunod nating video. So, naghahanap po ako ng mga collaborators, CPA ka, naghahanap din ako ng mga bookkeepers, at mag-collaborate tayo, kumita kayo, kumita ako, kumita ang grupo natin sa mabuting paraan. With that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.